Pinag-aaralan na ng Land Transportation Office na gawing pare-pareho na lang o standardized ang singil ng mga driving schools. Hindi kasi abot-kaya para sa ilan ang mataas na singil para sa mga driving lessons na required pa naman din para makakuha ng lisensya. May report si Katrina Son. Galing sa driving school si Ivan nang makausap nami. Nag-enroll dahil kailangan sa ina-apply ang trabaho. Pero hindi pa siya kumikita. Nahirapan na raw agad sa laki ng halaga ng driving lessons. Mabigat masyado ko. Paano yung iba na gusto magka-lisensya na wala pa mga trabaho? Ganito rin ang saloobin ng medical staff na si Jay Baribo. Mahal po. Hindi po makakuha yung agaya ko po na yung sakto lang po yung income ko. Nagkaroon daw siya ng pag-asa nung malaman na may panukala para ma-regulate ang mataas na driving school fees. Pabor din dito ang LTO. Bumuo na raw ng komite ang LTO para pag-aralan ang paggawa ng standardized na singil ng driving schools. Objective to come up with a proposal para po ma-standardize yung fee, at yung fee po na i-charge ng mga driving schools will be reasonable and yung hindi naman po excessive. Bago raw matapos ang Marso, target nilang maglabas ng amendment at rules and regulations sa accreditation ng driving schools. Sagot naman ng samahan ng driving schools, maraming dahilan kung bakit ganun ang kanilang singil. Number one, yung status ng lugar ng mga driving school, i-consider natin yung rental nila. Pangalawa, yung pasweldo ng mga instructors. Pangatlo, yung supplies na ginagamit namin sa sasakyan, tumataas na rin at mas lalong-lalo na po yung gasolina. Ang 15 hours na theoretical course ay may tuition fee na 1,500 to 2,500 pesos. Depende sa driving school. Sa practical driving course naman na 8 hours, 2,000 to 2,500 pesos sa manual na 2 wheels, 2,000 to 3,500 pesos sa automatic na 2 wheels. Sa 4 wheels naman na manual, 3,500 to 4,500 ang 8-hour course. At 7,000 pesos to 8,000 pesos naman sa automatic na 8-hour course. Kasama na raw dito ang paggamit ng uniform, gasolina, sasakyan, maging ang maintenance. Yun nga lang, hindi naman daw madaling maghanap ng estudyante. Mahirap pong makahanap ng mga client kayo ng student. Panawagan ng Philippine Association of LTO Accredited Driving Schools o PALATS. Sana ay tignan din ng LTO ang mga gastusin nila. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.